Nandito tayo ngayon sa Taft Avenue Station at ipapasilip sa atin ng DOTR kung paano nila sinasagawa ang kanilang maintenance activities sa kanilang mga tren. May ilang commuter kasi na humihilay na i-extend ang operations ng MRT. Kaya naman ipapakita nila ngayon sa atin kung ano nga ba yung ginagawa sa mga oras na nakatigil ang mga tren. Welcome to the MRT Depot. Ito yung maintenance at repair area ng MRT na nasa ilalim ng isang mall sa Quezon City. Pinakita nila sa amin dito ang pila ng mga tren na dadaan sa daily inspection at preventive maintenance. Che-check nila ang underbody tsaka mga interior para ma-ensure na lahat ng failure kung meron mang present, ma-correct agad. At tulad ng ibang sasakyan, dumadaan din ang mga ito sa train wash. Meron yung automatic, 5 minutes lang, malinis na ang labas ng bagon. At meron din namang mano-mano na paglilinis mula sa loob at labas ng tren na inaabot ng 2 oras. Ang tagal, no? Siyempre, hindi nila makalimutan ang filter ng mga aircon. So, check nila yung aircon sa taas. In good condition, para malamig lang kayo. At pagkatapos nila i-check ang lahat ng mga bagon, ipaparada naman nila ito dito sa stabling yard o yung parang parking lot ng mga tren na i-check ulit bago ibiyahe sa mainline. Pag hindi po natin natugunan ang pagmamantine ng isang sistema, ito po yung pagsisimula na mag-deteriorate ang system. At hindi po natin masisigurado ang safety, reliability, and availability of the train system in the long run. Sa tingin nyo, dapat bang i-extend ang operations ng MRT?